Read switch. Read switch, read. Talk, you. Nasa loob siya ng glass tubing. Oh. Read switch. Hmm. Napakalutong masyado ng read switch. Tatlong read switch ang nasira ako. Madaling maputol. Kasi binend ko eh. Ito yung pinaka-sensor natin. Read switch sensor. So, meron dito, buzzer. 5 volts. Yan yung monitor, LED, pag nag-buzzer. Iilaw din yan. Ito naman, power LED. Pag pinindot mo yung switch, magpa-power on. Supply ay 5 volts. 5 volts lang ang supply. Ano yan? Pwedeng gamitan natin ng Rumus power bank. Lagay natin. Pindutin natin power switch. Ayun o. Nilaw na. Susi pa oh. Oh. Diba? Hop. Jambon cut. Imported. Brown out. May reserba tayo. To USB LED. Oh. Ayan. May ilaw pa rin tayo. 'Di ba? Subukan nga natin itong ating project. Ba, mabagyo sa ano, sa labas ah. Lakas ng ulan. Di bale, diretso tayo. Ba? Wala.
Bakit ganun? Bakit tumutunog sa iba hindi? Di ba? Kay banana, tumutunog. Kay apple, ayaw. Ah, may hindi magandang pangyayari, di ba? Alam mo ba kung bakit? Tumutunog lang siya kapag nakaka-detect ng magnet o magnetic field o magnet. Katulad dito, speaker. O, si Usa, bakit siya tumutunog? Eh, may magnet sa likod. Ito yung pagdikit sa rep. Diba? Yun, Eh, bakit dito hindi tumutunog? Eh, walang magnet. Ngayon, bakit ito tumutunog? Ay, may magnet sa likod. Yun, Ayun. Yung pala nangyari kung bakit tumutunog si banana. Ito, hindi tumutunog. Kahit metal yan o lata. Eh, walang magnet eh. Ito. Diba ang Bluetooth may ano, may speaker? Eh, may magnet yan eh. Oh, yan. Yan ang ating magnetic switch sensor o magnetic sensor read switch. Sa project natin, ang voltage supply ay 5 volts. 5 volts. Meron tayo ditong switch. So, yung switch nakakabit sa power LED. So, pag pinush mo yan, iilaw yung power LED. Kulay red. Dito, nakakabit din yan sa ito na yung pinaka read switch. So makikita mo dyan, siya ay normally open read switch. Sa read switch, may dalawang nakakabit dyan. Isang monitor LED, kulay blue. Diba yan yung umihilaw? Pag nagbabaser, may baser din dyan, nakaparallel. Baser. O, ito yung out. So dito, pag pinindot mo yung switch, ang iilaw lang yung power LED. Dito, hindi umiilaw yung blue. Kasi normally open yung read switch. Pag naka-detect ng magnet yan, ito yung magnet, mangyayari niyan, yung contact, didikit. Pag dumikit yan, magkakaroon ng current dito, iilaw na ngayon yung blue LED. At the same time, yung ating buzzer, may polarity yan, positive-negative, tutunog na rin. So, every time yung makaka-detect ng magnet yan, tumutunog ang buzzer at umiilaw ang blue LED. Ang kaya niyang current maximum ay max 1 ampere. 1 ampere. Kayang dumaan ng current dito 1 ampere. So, itong LED 20 milliampere o 0.02 ampere, di ba? O 0.02 ampere. Ang buzzer 5 volts. 5 volts ang rating niyan. 5 volts to 8 volts. At ang kuryente niya, kumakaya ng kuryenteng 30 milliampere. So dito, dalawang nakaparallel, isang 20 at isang 30 milliampere o 0.03 ampere. O, kayang-kaya nung read switch i-drive itong dalawang nakaparallel. Diba? Pumapatak lang na 0.05 ampere ang nakukonsume nung dalawa. Buzzer at saka LED. Yan kaya niya, 1 ampere, di ba? 1 ampere. So, dito yung out. Pwede mong gamitin yan, output terminal.
So, yan lang ang ating reed switch sensor. Normally open. Pag nakadetect ng magnet, siya ay dumidikit. Nagko-close. Nagko-close siya, close. Yun, dumidikit yung terminal. Okay? Thank you!